Sige, itanong ko po. Before we proceed. No. I have prepared these questions with my guilt legislative staff. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi so, mo pwedeng think about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke about yan. You spoke about specific at saka, crimes. Kung sabihin ko I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to Mr. a normal Mr. Chair, level. Trying to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements no, of October. You have to no, pin no, no, me Mr. down. Chair, I'm not trying to pin you down on the exchanges air. Are no longer productive. Mr. So Chair, here is do suspended. Not pin me down on semantics. Okay. Actually, may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So, dalawang huling tanong na lang. Ma'am, una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. So, mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kesa wala ipreso sila? Wala mo pakialam sa criminal, ma'am. So, thank you for akong making that of record. Akong pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impierno. Balitaan, panoorin ang latest headline para di kayo nahuli sa balita. Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do, and whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to the people of Davao City,
to stay away from illegal drugs. But at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense. Manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, most still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Ano? Gawin natin. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power. And hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng polis o sundalo kailanman. Sa buong buhay ko, and as mayor for so many years, and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk, and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. Yun yung si prosecutor. To augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa polis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance.
However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga police doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa police academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned. But before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country, and I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may baril? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga baril
eh dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, opo, yes. Kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po, sir. Long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa Senado, hindi sa korte. Referring to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi at ko, nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes, and what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, 2020, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony Nunez? Before you rumble on those so many things. No. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, itanong ko po. Tanong ka muna ngayon before we proceed. No. I have prepared these questions with my guilt legislative staff. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly. Parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So, yes. So, now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, ask for a recess of it's all right, minutes. Mr. Chair. Yes. Hearing suspended. As you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy maker din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible ka ng for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. You spoke about specific at saka, crimes. Kung sabihin ko I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Chair, level. To pin me down on it. Mr. Chair, you are pinned down by your own statements no, of October. No, Mr. Chair. I'm not trying to pin you down on the exchanges air. Are no longer productive. Mr. So Chair, do not pin me down on semantics. Okay. Actually, may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So, dalawang huling tanong na lang. Ma'am. Eto na guys, ang legit na lalong magpapa-inlove sa partner mo. Ang Sweet Night Fragrance Collection na nangungunang bumibenta ng 1.9 million sa TikTok Shop.
Siyempre kasama ang favorite flavor na whipped vanilla and spice, wild vanilla at ang men's blue. 99 pesos lang, pero legit na amoy mayaman at recommended by influencers. So order ka na? Salamat kaayo, Mr. Chair. So i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Ma'am, una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. Eh. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi base excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabihin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga, bukas, huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Na magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honor sa kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung
EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya and, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong patayin sila kaysa ipreso sila? Wala pong pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that a record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat. Kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department. Hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon. Hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila basta in the fulfillment of duty. Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko.